Tuloy natin yung part 4 ng Holy Spirit and the Church. Last time, pinag-usapan natin na yung ilang mga patunay kung bakit ang Holy Spirit ay tinatawag nating person. Basahin ko lang na mabilis yung ilan dun sa mga patunay na hindi siya force lang, hindi siya energy lang, hindi siya power lang, kundi ang Holy Spirit ay person, just like us. Kung paanong person ang Lord, ang God, person din ang Holy Spirit. Last time na pag-aralan natin na naniniwala tayong person ang Holy Spirit because personal pronouns are used of Him. Tinawag siyang Comforter. Tapos yung pangalan niya appears with that of any other persons, katulad ng mga Christians. Pinanggit siya kasama ni Jesus Christ. Binanggit siya kasamang Father and Son. Hindi lamang yon, He performs acts possible only to a person. Kasama na din yung He convicts of sin. Yung magnet kasi, merong energy magnet eh, no? Yun yung, isa yun sa mga wonder of nature eh. Yung magnetism, na nagkakaroon siya ng epekto sa mga kapwa niyang magnet, pero hindi mo nakikita. Meron siya epekto. Parang ganun yung Holy Spirit. Pero of course, more than that. Meron siya epekto, ganun din ang Holy Spirit. He convicts us of sin. Hindi lamang yun, nagtuturo ang Holy Spirit. And only a person ang pwedeng magturo, ang kaya magturo. Hindi lamang yun, ang Holy Spirit ay nagsasalita. He speaks. Hindi lamang yun, Holy Spirit po ay nag-intercede. Nagpe-pray siya in behalf of us. The Holy Spirit leads. Nangunguna siya. Hindi lamang yon, He calls and commissions men. The Holy Spirit is subject to appointment. Hindi lamang yon, He ministers. The Holy Spirit searches all things. At hindi lamang yung panghuli, the Holy Spirit exercises power of volition. Ibig sabihin, nag-iisip siya, siya ay merong self-will. Meron siyang plano, meron siyang decision. At kung ang Holy Spirit ay power lang siya, energy lang siya, hindi niya magagawa lahat yan. Ngayon, since nandito si Kuya Alex, sa Iglesia ni Cristo ba merong Holy Spirit? Ano yung function ng Holy Spirit sa ano, sa Iglesia ni Cristo? Sa pagkakaala ko, kasi medyo bata pa ako. Kasi nung binaptize po ako, kasama din yun eh. Mm-hmm. In the name of the Father, the Son. Pero sa mga doktrina, sa mga pagtuturo, ano yung papel ng Holy Spirit? Tatagagabay din, ano? Pero, so, Trinitarian din ang ano? Ang Iglesia or hindi? One vessel eh. Ha? Parang, parehas pala sila one vessel. Parang yung Father God lang po ang inamin eh. Father God. So, anong papel ng Jesus Christ? Siya yung namatay for us. Parang, ano po eh, nung last vacation ko, meron pong dumadalo po kasi sa nanay namin na parang, siya ko, Deacon. Ano po bang ano nyo kay Jesus Christ? Sabi ko, tao, sabi nyo ng tao. Wala na pong iba, hindi na po talaga, tao lang po siya. Oo, sabi po, di ba sabi po sa Bible, pupunta ako sa kanan ng bahagi ng Ama. Ano po siya nun? Tao daw po si Jesus Christ nung nandun sa kanan. Sabi ko, okay. Yun po nga. Tapos binasa ko po sa kanin sa Philippians, Philippians yun eh. Yung bagamat siya ay chapter 2:16 na bagamat siya ay likas na Diyos, hindi niya kapanday niya ang Diyos. Inalaunan po nun ano eh, nagsama pa siya ng ganun ba? Okay. Kasi hindi niya po may maliwanan, hindi po sila hindi rin ano. Sabi ko, ilang beses niya na pong nabasa kasi yung pasugo kasi yung binabasa eh, no? Hindi po sila allowed magbasa ng Bible. Ministro lang ang pwede ano. Yun ang mahirap. So yung Holy Spirit, anong Holy Spirit, teaching nila sa Holy Spirit? Wala, talagang Father God po talagang lagi nilang ano. So, gabay yung Holy Spirit, pero anong klaseng gabay? Inikilala rin ba nila bilang person, kinakausap, Holy Spirit? Wala. Pero gabay siya, ha? So, weird, ano? No, weird. Parang ano nga lang, parang magnetism, parang sa north po yung northeast. Yung parang sa compass. Literal na spirit lang. Kaso, pag sinabi mo spirit kasi may person talaga siya. Evil spirit naniniwala ang mga iglesia ni Cristo.
evil spirit. Eh, sa Holy Spirit. Minsan yun ang ironic eh, no? Maraming naniniwala sa evil spirit, pero pagdating sa Holy Spirit, hindi. So, ayun, kasi last time kasi napag-usapan namin yan eh, eh walang-walang mga bona fide na mga dating iglesia dito, kundi ikaw lang. So, at least sa'yo na mismo nang galing. No? So, next time, si Manalo na mismo ang pupunta sa inyo para nagpag-usap sa'yo. Yan. Yan, so dito po tayo sa part 4. Dito pa rin tayo sa pagiging person ng Holy Spirit. Letter D, the Holy Spirit is affected by, tingnan nga, ayan, ako ba yan? Ako din pumipindot yan. The Holy Spirit is affected as a person by others. So, apektado siya ng iba. So, person nga siya. Una, he was sent by the Father and the Son. Ipinadala siya. Kung paano si Jesus Christ ipinadala ng Ama, yung Holy Spirit naman pinadala ng anak ni Jesus Christ. And they are just one. They are one God. At sino naman pinadala ng Holy Spirit? Nga pala. Meron ba siyang ano ngayon, ginagamit para yung gawain ni Jesus ay magpatuloy sa panahon natin ngayon through the Holy Spirit? Sino kaya? Of course, tayo yun, di ba? Ayan. Kaya pag merong nagtanong, oh, yun nga, turo mo sa akin, nasa ng Holy Spirit? Ito, yung nga lang, alam ko. Yan, alam ko, napakahirap gawin nun. No? Pero yun naman ang totoo eh. No? Pag hinanap ang Holy Spirit, Kuya Dennis, ito siya. Gaano mang ka-awkward na ituturo natin ang sarili natin. Yun ang totoo. Because our body is the temple of the Holy Spirit. Kaya nga hindi mo na siya ituturo sa kung saan-saan pa eh. Sumama ka sa akin sa church, makikita mong Holy Spirit. Hindi na. Ito siya oh. Alam mo, hindi ganun kadali yun. Hindi ganun kadali. Pero yun ang katotohanan. Di ba? Yun ang katotohanan. Number two, kaya tinatawag na person ng Holy Spirit, pwede siyang ma-annoy. He may be vexed or to annoy, but they rebelled, ang sabi niya sa Isaiah 63:10, but they rebelled and vexed his Holy Spirit. Therefore, he was turned to be their enemy, and he fought against them. Nakulitan yung Holy Spirit sa kanila. Totally annoyed. Kaya nagalit ang Holy Spirit. So kung puwersa lamang ang Holy Spirit, yung kuryente ba pwede natin gamitin? Galitin? Pangit ka, pangit! No? Hindi naman siya maghihiganti eh. No? Ibang magbubuwisit yung kuryente, bigla kanyang kinuryente. Di ba yun o? Yung magnetism, kulitin mo siya, i-annoy mo ng todo. Mag-rebel ka against magnetism, mag-rebel ka against electricity, wala naman silang gagawin eh. Ang Holy Spirit, pag inanoy, may gagawin siya kasi person siya. Hindi siya energy lang, hindi siya power lang. Hindi lamang yun, number three. Ito nga, alam na natin to. Oops. He may be blasphemed again or against. Sabi nga ng Lord, wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. But the blasphemy against the Holy Ghost or Holy Spirit shall not be forgiven unto men. Pakipaliwanag nga, bakit ganun? Lahat ng kasalanan, pwede pang patawarin ng Diyos. Tapos kapag sa Holy Spirit ka nagkasala, wala nang kapatawaran yung ginawa mo. Sige nga, pakipaliwanag nyo nga. Sige, Kuya Georgie. Wala na pong pupunbit sa atin. Wala na pong hihipo sa atin para umalikod sa mga kasalanan ginagawa natin. Ayun. Oo nga naman. Kasi yun ang ministry ng Holy Spirit. To convict men of sin. At siya rin naman ang nag-guide sa atin how to pray. Siya ang maglilit sa atin, naglit sa atin noon kung bakit tayo dumako doon sa prayer of repentance. Kasi without the prayer of repentance, walang salvation, ang nag-guide, ang magtuturo, ang magkoconvict sa atin para magkaroon ng prayer of repentance, Holy Spirit. Kapag siya, inaway natin o binlaspheme natin, sinong gagawa nun? Si Satanas, pwede. Yung mga demonyo, kaya lang, siyempre palayo sa Diyos. So, ako yung parang nito, di ba? Kaso sabi ng Lord kasi, i-blaspheme muna siya eh. Di ba? Huwag lang yung Holy Spirit eh. Di ba? Pag binlaspheme mo raw yung Son, pwede ka pang mapatawad eh.
Pero yung Holy Spirit, pag yun ang binlasphem mo, wala na. No, wala na. Kasi yun ang ministry ng Holy Spirit to convict. Si Jesus Christ to save. No, to save. So doon natin makikita yung even though isang Diyos ang Father, Son, Holy Spirit, meron silang three distinct personality or persons. Iisang Diyos sa tatlong persona. Kapag yun ang ano, yun yung wonder ng Lord. Yun yung wonder niya na hindi kayang arukin ng isip ng tao. Iisang Diyos naman eh. O nga naman, kung si Kuya Arman nandun by that time, teka muna Jesus. Kala ko iisa lang kayo ng Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero bakit pag ikaw bin blaspheme, mapapatawan mo pa? Eh bakit pag yung Holy Spirit hindi? Eh hindi ba iisa lang kayo? O nga naman, ano, kung nandun si Kuya Arman, itatanong na yun. But we know now, kasi nga, isang Diyos with three distinct persons. Hindi personality, kundi persons talaga. Kasi sa mundong ito, pwede magkaroon ng tatlong personality ng isang tao eh. No? Sa umaga, ang bait niya. Sa tanghali, iba na siya sa gabi, lalo na. O yan, di ba? Ganun ba yun? Iba't ibang personality. Sa church, ang bait. Sa trabaho, hindi mabait. Oh, sige. Ano po, example po ng paano po ba blasphemy sa Holy Spirit? Example. Oo nga, magbigay nga tayo ng example. Hindi, ano, ngayon, siyempre, ngayon. Kasi baka mamaya na mag-blasphemy na. Ayan, oo nga. Nililinaw lang na kay Alex. Alam din natin. Bigay nga tayo ng example, paano na ba? Doon muna sa, ano, sa binasa natin. Ano ba nangyari dyan? Sige nga. Sinabi ng mga Judyo na yung espiritu kung meron kay Jesus Christ, espiritu ni Satanas, o espiritu ni Belzebub. Blasphemy yan po, blasphemy kasi espiritu lang Diyos. Diyos siya mismo yung Diyos. Yun talaga, kaya nasabi ni Jesus Christ, kaya makikita natin dyan sa mga later verses, sinabi na ang inyong ama is si Satanas. Yes, dahil doon sa kanila. Imagine, ano? Kaya pala sila blasphemous, kaya wala nang kapatawaran, lalo na yung kanilang mga ginagawa. Kasi si Satanas mismo, tatay nila. Di ba? Isang example yun. Paano ngayon? Kasi noon, ang example natin, halimbawa, nagpapagaling nga si Jesus Christ, tapos ang sabi ng mga Pharisee, yan namang kapangyarihan mo mula kay Belzebub yan eh. Eh, narinig ng Holy Spirit, siyempre yun. Ah, ako, Belzebub pala ako ha. Siyempre, mga galit yun. Paano ngayon? Is there any way ngayon na ang Holy Spirit nabablasphem din to that level, pero knowingly or unknowingly nagagawa ng tao ngayon? Doon kasi sa specific na kwentong yun, yung power ni Jesus Christ na nagmula sa Holy Spirit, ang sabi ng Pharisees, galing daw kay Satanas. Yun yung klase ng blasphemy na ginawa nila. Ngayon, paano kaya? Example. Ang naisip po, kaya, halimbawa po, si Kuya Bernard, nag-preach po siya, tapos may invite ako. Okay. Tapos parang meron siya sinabi doon sa mga sinasabi siguro. Parang ganun. Yung aral niya, parang namang, parang ganun. Hindi po ba yan? Pwede. Parang kung kayaan mo yung aral ng simbahan, ng believer, nila ko siya. Ang pangit ng aral ng ano niya, ng pastor niya, ng preacher niya, parang ng kwenta. Oo nga. Ang ganda po yung aral dun sa ibang. Oo nga. Pwede po bang... Sa bilyaran, ganda ng mga pinag-aaralan namin doon. Dito, walang kakwenta-kwenta. Or what? Ano ba yung klaseng tinuturo ng pastor niyo? May i-consider ba natin ganun din yan? Binablaskim din niya yung Holy Spirit. Ikaw siguro kung ano mo yan, inosente pa. Wala pa siyang alam about sa Word of God. Kasi may mga pagkakataon din. Kasi ako mismo, naisip ko yun nung nakakilala na ako sa Lord. Na yung nagawa ko at nabanggit ko noon, blasphemy. Pero dumating yung time na nalaman ko yung natutuhanan. So, kasi kung alam niyo yung kanta na tukso, o tukso, layuan mo. Pinapalitan kayo ng Diyos ko eh. O Diyos ko, layuan mo ako. Ganun yung, sa pagkakataon na yun, parang, na-blasphemy ko. Ganito lang ang tingin ko. Pero, kasi, pag gano'n, kasi pag kung i-apply natin, wala nang kapatawaran yan. Pero dumating yung time, dumalo rin yung kapatid, yung time, makakilala rin sa Diyos. Paano natin mo yan? Oo nga. So yung ginawa ni Kuya Chris, out of innocence, ano? Kasi yung light of the truth, wala pa eh. Hindi pa niya narinig eh. As in, innocente siya eh. Pero kung alam mo na yung katotohanan, at ganun pa rin yung lumalabas sa'yo, may i-apply. Ayun. Tama. Kung mga, yun yung pinaka-final na,
rejection of God's grace. Mm. Yun yung pinakapayang. Hindi na talaga nila tinanggap yung grace na nabigyan nila ng ating Panginoon. Pwede ko yung mangyari pala po na ang malapit sa mga ganyan, yung mga tinatawag na nag-backslide. Kasi unang-una nakarinig na sila. Diba? Okay. Yung term na backslider or backsliding, applicable lang yun sa mga totoong Kristiyano. Yung mga totoong Kristiyanong nanghina na wala, bumalik sa bisyo or what, backsliding yun. Given na totoong Kristiyano sila. Pero yung mga mapagkunwari katulad ni Judas, yung ginawa ni Judas, hindi backsliding yun. Apostasy ang tawag dun. Pagtalikod na talaga dun sa grace ng Panginoon. Ang kaibahan ng mga Pharisee na yan, alam nila ang law eh. Di ba, Pharisee nga sila, religious leaders, eh, mga ipokrito. Di ba yun ang tawag ng Lord sa kanila, mga ipokrito? Para kayong mga, ano, para kayong mga panchong, ang gaganda sa labas, no? Tapos, pag binuksan mo naman, punong-puno na nabubulok na bangkay, sabi niya, para kayong mga tasa, nakagaganda sa labas, pag tingin mo naman, ang dumi-dumi ng loob. Mga ipokrito, yun kasi mismo yung mga Pharisee. Alam nila ang Word of God. Pero tahasang ayaw nilang paniwala si Jesus Christ. Kasi in the first place, ayaw talaga nila kay Lord. Even though lahat ng sign nandoon na ayaw talaga. Diba nung pagkapanganak pa lang ng Panginoon, inalam na nga nila eh. Basahin nyo nga sa scripture kung saan sinasabi yung mga nangyayaring ito. Diba nabasa nga nila, according nga po sa aklat ng Micah, sa lugar na yung panganganak. At ito yung mga signs. Pero ano ginawa nila? Pinagtakpan tapos gumawa pa ng conspiracy. Hindi lamang yun, tinangkang patayin ng Panginoon. At yung mga Pharisee, ganun talaga sila. They know the truth. Yun ang kaibahan. They know the truth, but they don't want the truth. Ayaw nila. So ngayon, yun yung kaibahan na sinasabi ni Kuya Chris. Tayong lahat, even me naman, dumaan sa ganyan. Dumating ang time na mas naniniwala nga ako kay Jose Rizal kaysa sa Diyos eh. Kasi may picture kami ni Rizal eh. At least to may picture. Eh ang Diyos, wala naman. Dumating sa akin yun, naging atheist. Kaya pag may problema ako noon, hindi ako makapag-pray. Yun ang naging dilema ko noon. Paano nga pala ako magpe-pray? Hindi nga pala ako naniniwala sa Diyos. Noong naging dilema ko yun noon eh. Apo Jose Rizal. Oh, meron. Oh, mga Rizalista. Apo Jose Rizal. Pero look at that. Naging ganun ako, pero katulad ni Kuya Chris, like us, all of us, here we are. Pero may mga tao talagang ganun. Talagang andan na yung katotohanan, ilalatag mo na ayaw talaga. So, kaya yung mapasok yung nagkasala sa Ama, pwede patawari kagaya ng Paliseo. Ang tingin nila kay Jesus is tao lang. Kaya, kahit na ano nila, pwede pa rin silang patawari. Oo. Oh. Kasi merong Holy Spirit na mag-guide sa kanila sa truth, eh, like us. Like yung topic natin kagabi, yung Nero, naging believer siya, naging disciple siya. Pare, siyo. Kung ang doon sa kinamatay nila, nandun yung rejection. Amen. Ang nabasa ko, modern day, blasphemy of the Holy Spirit. Yung mga ginagawa ng isang professing Christian na ikunay-konekta na yun yung working ng Holy Spirit, pero hindi naman. Yan pa yung isa eh. Baliktad naman, ano? Mga pinipresa na yung, ito yung galaw ng Holy Spirit. Oh. Gamit, sabihin ko na yung mga, nag-aano ng mga healing, mga marami tayong mga nakikita ng mga lalo ng mga albularyo, no? Spirit, no? Yung ano ba, they claim to be Christian, pero iba yung kanilang health and wealth gospel. Isa yun ng mga kumbaga, sinasabi nilang gawa ng Holy Spirit yung mga bagay na hindi naman ginagawa ng Holy Spirit in the first place. Oo nga. Continued unbelief and resisting the conviction. Ayun. O yun nga. Wala na. Nire-resist yung conviction ng Holy Spirit. Wala na talaga. Wala talaga kasi continued unbelief. Eh. Oo nga. Regardless kung yung katotohanan nandyan na. Katulad ng binanggit ko. Oo. Continued unbelief yun. Nabasa na nila. At kita na niya. Ito na yung tinuturo ng scripture. Pero ito yung ginawa nila. Ayun. Evil talaga, no? Mga anak lang talaga ni Satanas ang nagawa nun. Kaya yun, judgment na yun. Hindi na dumating yung Hebrews 9:27.
isang lamang mamatay ang isang tao pagkatapos ng paghuhukom. Hindi na dumating eh, buhay pa. Ginatch na lang Lord, ano? Ang inyong umais sa Satanas. Judgment. Paano ko yung kumbaga yung sin na pinapababaw mo pero sin pa rin? Last limit sa Holy Spirit. Kaya nakukonvict ka, hindi, ano lang naman, piso lang naman kayo. Of course, in a way, no? Vexing the Holy Spirit. Vexing na yon. Yung kanina, no? Binevex. Kumbaga rebellion. Nagre-rebel against the Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit annoyed na annoyed. Oh, maaari. Yung will be rejecting the conviction of the Holy Spirit. Yan talaga. Oo. Yung blasphemy kasi iba na yun eh. Iba na yun eh. Oo. Especially, talagang sa ating puso, we know the truth pero ayaw natin. Kasi hindi convenyente. No, hindi convenience for us. No, hindi convenient. Yan. So, ano pa yung mga patunay kung bakit ang Holy Spirit po ay person? Number 4, He may be grieved. Ang sabi dyan, Ephesians 4:30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. O nga naman siya yung selyo natin ngayon eh. Hindi natin nakikita, but we are sealed. Meron tayong selyo ng Holy Spirit. Kaya hindi ba lagi natin sinasabi, ang katotohanan, ang mga Kristiyano dapat hindi natakot sa evil spirits. Dapat yung evil spirits ang takot sa atin because of the Holy Spirit. Kaya napapanood natin sa movie, yung hirap na hirap palayasan yung mga evil spirit, tapos lumipat pa sa kanya. At siya nagpakamatay ngayon. Ha? Yung sa Exorcist, di ba? Maraming pelikulang ganyan eh. Mga ano yan eh, mga propaganda ng kalaban na mahirap akong talunin. No? At the end of the story, lalabas ako bigla, hindi pa tapos ang kwento. Yung mga ganun. At lalakas pa siya, di ba? Pero hindi totoo yun. Sa Biblia, isang sabi lang ni Jesus Christ, layas. Layas nga eh, layas ka agad. Talunan na kasi siya. And ano sinabi sa Biblia? Greater is He who is in us than He who is in the world. We are more powerful kaysa doon sa mga yan. We are. Yung nga lang, siyempre alam na natin ang guideline. Halimbawa, nabalitaan natin na sa compound ninyo, kasama sa kwarto, katabi mo mismo, inaalihan ng masamang espiritu, at sobra kapangyarihan, umiikot yung ulo or what, you know? At Kristiyano ka. Ano raw sinabi ng Lord? Prayer and fasting. Siyempre, hindi rin basta-basta yun. Sabi ko kay Eric, we are more than conqueror, nasa atin ang Holy Spirit. Saka, sige, tara! Prayer and fasting. Yun yung sinabi ng Lord. Para matalo mo daw yung kalaban, yung evil spirit, kailangan malaman mo yung pangalan. Oo. Para matalo. Esmoenta! Sa Saudi Arabia kasi, Arabic talaga eh. Pag nasa US, what's your name? Paano kaya pag tinagalog mo yung evil spirit na Arabo? Paano kaya? Ano pangalan mo? Esh! Bobby Malom! Hindi alam yung sinasabi mo eh. No? Hindi alam eh. Ana! You know, Abdallah! Diba? Ano yun? Universal language. Isa bagay, evil spirit yun. Naintindihan na lahat ng language. Kahit anong gamitin mo, may kapampangan pa. Mahirap pang pipi. Katil Abdullah! Pipi, paano natin eh? Oo nga. Yung spirito ng pagkapipi. Bigyan ng pulpin to. Oo nga naman. Sulat lang niya, di ba? So, napapalungkot din po ang Holy Spirit. Kaya wag natin siyang palulungkotin. Number 5, kaya po person ang Holy Spirit, He may be lied to and tested. Nakakapagsinungaling ang tao sa Holy Spirit. At ang kwento nga kay Ananias sa kay Sapphira. Kasi nga, di ba, ang usapan, ibenta ninyo lahat ng ari-arian ninyo, yung mapagbebentahan, ipunin natin, tapos, paghati-hatian natin ng tama, ng pantay sa isa't isa. Eh, mag-asawa, matapos lang ibenta yung ari-arian nila, kumupit. Kala naman, hindi alam ng Holy Spirit. Ayan na nga. But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost? Bakit ka nagsinungaling sa Holy Spirit? And to keep back part of the price of the land. So, lupa yung binenta nila. While it remained, nung sa'yo pa yan, was it not thine own?
And after it was sold, was it not in thine own power? Mga archaic na English. Why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou hast not lied unto me, but unto God. Kanina, bakit ka nagsinungaling sa Holy Spirit? Ngayon naman, hindi ka sa akin nagsinungaling. Sa Diyos. So nakikita natin, di ba? Holy Spirit is God. At yun nga, later on naman, nang si Ananias, namatay na lang bigla, habang dala-dala yung hinihila yung bangkay palabas, dumating naman yung babae. Yung partner in crime. Because it takes two to tango, sabi nga. Then Peter said unto her, how is it that you have agreed together to tempt, no, the Spirit of the Lord? Ano nangyari kay babae? Bagsak. Hinila rin palabas upang ilibing. Pasalamat tayo, hindi ganun ang Holy Spirit ngayon. Hindi ganun ginagawa ng Holy Spirit nowadays, ano? Siguro kung ganun, paano pa tayong dadami nito, mga kapatid? Paano pa tayo dadami kung ganyan ang Holy Spirit until now? Nakapag nagsinulang tayo sa Holy Spirit, hinihila ka lang palabas dyan. Ha? Ayan. O, ang tanong ngayon ni Kuya Alex, kasi laging tanong yan eh. Ligtas ba si Ananias sa kasi Sapphira? Oo. Oo nga, ano? Blasphemy ba yung ginawa nila or lying? Lying, stealing, ano ba yung mga ginawa nila dito? O nga, sabi pa dyan, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost? So sa tingin ninyo, ligtas sila o hindi? Ikaw, Lenlen, ligtas sila hindi? Hindi. Hindi dapat, walang question mark. Hindi. Aba, okay. Ikaw, Dennis. Ligtas sila o hindi? Ligtas pa. Ikaw, Elsa. Ligtas pa rin. Ligtas pa rin. Oh, sino pa? Sino pa po? Majority wins. Oh, sino pa? Majority wins. Pwede, Dennis. Hindi. Kaya lang. Yeah. Ikaw, Kuya Chris. Ako, mukhang nakita na ni Kuya Chris ang kasagutan. Kung siya po ay, kung genuinely sila ito manggap sa ating Panginoon, na, may nabanggit din kasi sa Bible, put a distraction of the flesh, iligtas yung, kumbaga, para maligtas yung kaluluwa. Destroy the flesh. Deliver such one to Satan for the destruction of the flesh. So that his soul may be, di ba, saved. Para ma-spare yung soul. Kasi, ka pa, hindi pa tapos ang Diyos eh. Ito, patay na sila eh. Oo nga po eh. Wala na chance. Ligtas ko ba sila? Hindi. Mamali-mali ko sa'yo. Hindi natin masasabi kung Diyos sila yung mga kapag-ibig. Okay. Hindi natin alam kung Ano kayo sinabi nitong why hath Satan filled thine heart? So, pumasok si Satanas sa puso nila or what? Na-deceive sila. Na-deceive sila, no? So, hindi as in pumasok si Satanas, inalihan sila, tapos ginawa nila yung something bad. Parang si Peter, di ba? Nung meron siyang sinasabi, sabi nila, kumain sa akin. Oo nga. Get away from me, Satan! No? Sabi ng Lord kay Peter. Pero si Satanas talaga yung kausap niya by that time. Nadidisiba, no? Pero kung, kasi yung puso nila, nandurong pa rin naman sa pagturing sa church, sa ministry. Yan lang natin sila na kumupit. Oo nga eh. Tapos nagkaisa pa talaga. Kasi, tumanggap niya dahil may Holy Spirit sila eh. Okay. Kasi kausap nila yung Holy Spirit. Kasi katulad ng sinabi ko nga kanina, continuous unbelief. Unbelief naman ng sinabi. Ito mga ito. At that point of time lang talaga. Nag-lie sila. Hindi sila inalaw na. Kasi it's example not to follow. Oo nga. Kaya siguro yung chastisement na matay nila. Grabe yung palo na, no? Psh, patay! Isang hataw talaga, patay! Ano ba
Ito kasing Book of Acts. Di ba sa Book of Acts kasi pinanganak yung church, di ba? Sabi ng Panginoon sa Matthew, nag-prophesy siya na yung church nga, yung kanyang church. Nangyari yun sa Book of Acts. Kung papansin ninyo yung Book of Acts, ano yan, aklat din ng mga extremes. Lahat extreme sa Book of Acts. Extreme healing, extreme show of power, no? Through the Holy Spirit. Gayun din naman, pag meron nagkamali, extreme din yung punishment. Kasi ito yung pasimula eh. Pasimula siya na kung saan, kapag gumawa ka ng mali, you die. Kapag gumawa ka ng hindi mali, you live. Katulad sa naging example sa kanila. Ngayon kung kaligtasan pag-uusapan natin, sabi nga ni Kuya Chris, kung doon dalawang to genuinely tumanggap, sa kabila ng nangyaring ito, they are saved. Ang nag-perish yung body, yung flesh. Saka para hindi na pamarisan, imagine ninyo mga kapatid, sino pang gagawa uli ngayon ganun after this? Pag nagsinungaling pa tayo sa Holy Spirit, patay tayo bigla. Wala na magsisinungaling, siyempre. Sa ano namangha yung mga... Oo, siyempre. Hinihila. Hinihila pa. Siyempre kakalat yun. Ano to? Ano may inatak sa puso? Kasi, you know, pinatay ng Holy Spirit. Okay. Pero kung hindi, kung itong ginawa ng dalawang ito, bunga ng ang katotohanan, hindi naman talaga sila saved, then of course, they will perish with their souls. No? So kung genuine na tumanggap, saved sa kabila na nangyari. Kung hindi, then that's it. Nag-perish na yung flesh, magpe-perish pa ang soul. No? Ayan. Anything else na baka gusto niyong dagdagan? Ha? Si Ekan. Si Ekan? Oo nga yung family niya, no? Di ba nadamay? Oo nga. Si Ekan, ano ba yung naging si ni Ekan? Nangupit din siya, no? Nagtago siya, nagsunungaling. Pinaon doon. Sa kanyang tent. Oo nga. Ganun din yung naging kaso ni Ekan. Nagpakita ang Panginoon na extreme na sample ng punishment kapag gumawa ka ng something na talagang totally against sa kanya. Extreme punishment. At ang nakakalungkot kay Ekan, di ba, hindi lang siya pati pamilya na. Ano ba yung sinunog? Ano? Ay, look at that. After noon, meron pa bang gumawa noon? Maring later on, meron. Pero after that mismo, wala na. Wala na. So, ganun din ang kaso ni Ekan. Kung talagang meron siyang faith kay Yahweh, by that time, at nakagawa siya ng something like that, no? At pinanis siya ng Panginoon yung kanyang flesh, they perish, all of them. Pero kung talagang genuine yung kanyang pakilala sa Panginoon, they are saved. Kasi hindi lang si Ekan, halimbawa, sabi ng Panginoon, oh, walang ibang hihipo sa arko, ha? May mga tao lang na pwedeng magbuhat niyan, pero wala ni isa sa inyong hihipo. Eh, kaso nga, nung isang buhat-buhat nila, tumatawid sila sa ilog, eh, gumiyawang na ganun. Siyempre, ako naman, nanandun, oh, tutumba. Hinihipo ko nga, ano nangyari doon sa humipo? Atay! Sino ka that? Ngayon, yung baligtas siya o hindi? Ako, in my heart, of course, ligtas, but they must die. Because of disobedience. Pero look at that. Even our best intention is not enough na reason para hindi natin sundin ang Diyos. Dear Lord, maganda naman intention ko. Babagsak nga siya eh. Tapos yung bata, mababagsakan siya, mapipisa. Kaya, you know, walang katwirang ganun sa Panginoon. Pag sinabi niya no, kahit maganda pang intention mo, no, para sa kanya. Maraming ganyang kaso sa Biblia, hindi lamang itong kilalan Ananias sa Sapphira, kay Achan. Iba, talagang hindi naman nagnakaw eh. Talagang maganda nga intention eh, para lang hindi tumumba, pero yet, parusa pa rin ang inabot nila. Kunyari, si Moses, kuya, diba, nakita niya ang Diyos, ang pagkakita niya, pero kung hindi niya kinikitimbata niya, yung kumikit siya ng mga malay na alam. Oo nga, no? E kung dinilat niya kasi, I want to kill. Eh, pag dumilat siya, patay siya, diba? So, is that sin? Kumbaga, epekto siya eh, nung bagay na hindi mo dapat kinagawa, pero ginawa mo. So, well, halimbawa, edict siya, no? Halimbawa, hindi naman kasalanan talagang humipo sa, ano, sa live wire. Diba? Wala namang batas eh. Ano, walang nagsabi, pag ang sino mang humipo sa live wire, makasalanan. Eh, hinipo mo na kuryente ka, patay ka ngayon. You know? Minsan, it's as simple as that. You did something wrong, so you perish. You know? Pero minsan, wala namang kaakibot na yung faith mo naman, hindi totoo or what. Pero kay Eli Ekan kasi talaga nagsinungaling sila. Si Ekan, si Ananias, ganun din naman. Basta nag-lie, nag-disobey,
they die. Pero ultimately, pagdating natin doon, tanungin natin ng Lord. Lord, asan yung mag-asawa? Saan na naayos sa kasi sa Pyra? Hanapin natin. Dahil din kuya, kasi yung salvation, by grace. Oo nga, by grace. Ano? Oo nga. Maaring yung punishment, ganun lang talaga ka-severe. Pero yung grace, naroon siya. Just like us. Kung hindi tayo under ng mercy and grace ngayon, matagal na tayo nilaman ng lupa. No? Especially tayo, mayroon meron. Oo nga. Kasi ano na yung sabi ng Panginoon, sige, sa New Testament, kapag ginawa niya yan, wala nang lalamunin ng lupa. Magkakakitong na lang or what. Maraming salamat sa Lord, hindi ganun, ano? Pwede naman eh, na kagatin ng lamok, magkaroon ng malaria at hindi nagagaling. Pwede naman, pero wala rin naman lahat yun. Mercy, eh. Mercy and grace ng Lord. Diba? Mercy and grace. So, meron pa po ba? Hindi po nagsasawa ang Lord na magpatawad. Oh, of course. Yun. Sa tao nga, sabi niya, 77 times 7? Kahit na po yung masalang kahit na. Kahit na. Kasi imagine, sino yung taong hindi pa ulit-ulit gumagawa ng kasalanan? Kahit wala. Hindi maulit, kaya nga. Hindi lamang yun, napinag-usapan kasi natin, hindi lang naman yung mga ginawa natin eh. Yung nature natin mismo, yung sinful nature na tinatawag. Ano sinabi sa DCL? Hindi mo kailangan magiging para matamang. Oo. Yung kunting kalabit lang, yung sinful nature. Amen. Tsaka ano sinabi sa Biblia, malaki o maliit na kasalanan, it's still sin. So, marumi pa rin tayo sa mata ng Panginoon. Saka ano sinabi sa Biblia, ang Lord daw kung magparusa, hindi naman katumbas ng pagsuway. Pasalamat tayo, ganun siya. Gano'n kalayo sila ng luha. Yun. Yun. Ganun ka katindi yung mercy and grace ng Panginoon. Kunyari, 1,000,000 times ka nagkasala, pag humingi ka rin ng tawad ng 1,000,000 times, back to zero. Walang listahang iniiwan ng Panginoon. Unlike us, di bang hilig natin mag-ipon ng ano, ng gawang mali? Last year nga eh. Di ba ganun? Di ba naalala? Di ba hinuhukay na naman? Pero kuya, oh. Ang pinag-uusapan lang doon, pinapatawad ng Panginoon. Pinapatawad ka, pero yung time, darating ng parusa. Of course, yung consequence. Consequence, darating sa'yo. Amen. Kung pinatawad ka, wala ka parusahan. Oo nga. Pinatawad ka, okay. Kasi malilinis yung heart mo, mabagos ka nilo. Pero darating din ang time, yung parusa mo. Ayan. Si David, pinarusahan. Pinawawala yun. Oo, oh, si Moses, naparusahan. No? Pero mga nag-ano na yan, nagsisiyem mga yan. Pero yung consequence, sinarap nila. Di ba? Yun nga lang. Parusa. Oo. Oh. Mabuti na lamang yung pinakamabigat na side, which is yung pagbibigay pa rin niya ng patawad dun sa nagawa natin kasalanan. Buti na ibinibigay ng Panginoon every time. Kasi kung pati yun wala, kailangan i-work out mo yung sarili mong kaligtasan na naman. Wala na talaga tayong kaligtasan ever. Sinabi sa Romans group habang tumataas yung antas. Ayan. Amen. Yan. Pero hindi naman bibigyan para tumaas yung antas, dapat marami akong kasalanan. Hindi yun ang issue. Yung sinabi ni Paul kasi, di ba, the more sin abounds, the more love, na, and grace na binibigyan ng Panginoon. Kumbaga nga, mas malakas yung apoy, mas maraming tubig ay binubuhos. Ganun din ang Panginoon sa atin. Yun nga lang, huwag nating abusuhin. Para siguro yung bunga ng genuine na paghingi ng kapatawaran. Oo nga. Yung yun. Kung ano lang, hindi genuine. Oo, wala. Alam ng Lord yun. Na alam ng Lord yun. Oo nga. O nga, isang kanta, no? Ano ba yun? My sin was great, but your love is greater. Mabuti na lamang. Mabuti na lang, ganun yung Diyos na ating sinasamba. Hindi katulad ng mga Greek gods. Hindi katulad ng Diyos ng iba. Hindi ganun ang Diyos ng iba, mga kapatid. Which is, of course, wala naman ibang Diyos. Those are just fantasies. Mga nasa isip lang, haka-haka ng isip ng mga tao. Okay. Kung wala na, so okay na po ba? Person talagang Holy Spirit o meron pa? Ayun nga pala, ano, alimbawa, humingi ka ng tawad sa Panginoon, patawarin mo po ako sa nag-aak sa taong to. Hallelujah! Amen! Hindi, okay ka na, di ba? Hindi ibig sabihin yung tao, wala ka ng pakialam sa kanya. Siyempre, lalapitan mo rin siya. Aayusin mo yung dapat mong ayusin. Kasi yun naman ang gagawin ng Holy Spirit, eh. Outside. Oo.
Iko yung ano ba yung rebuilding the bridge? 'Di ba? Restoration ba tawag doon? Merong term doon eh. Restoration of relationships. Yan. Kasi 'di ba yung natatanong natin sa pag-aaral natin? Ano ba yung kasi mayroong inside conviction. Yung outside conviction, yun yung magiging action mo. Isa sa binigyan ng papatawan. Oo nga, ano? Kasama doon yun. Oo nga naman. Outside conviction. Di ba, may nang bangka. Hindi dapat na yun doon. Lord, pinatawad ko na po siya. Dapat personal. Oo nga. Kasi yung tao, malay naman niya. Di ba? Malay naman niya. Yan. So, magiging work ng Holy Spirit, matapos tayong patawarin ng Panginoon, yung pakikipag-ayos. Di ba? Sa ating kapwa-tao naman. Wala na, dumako po tayo sa pangalawa at hindi na po ganong kahaba ito kasi iba po sa susunod natin mag-aaralan. Pag-usapan naman po natin yung pagka-Diyos ng Holy Spirit. Since parte po, third person of the Holy Trinity ang Spirit, ang Holy Spirit, siya po ay Diyos. Ano po yan? We can test the Holy Spirit. Ito yung test? Halimbawa, kahit masagi ko to hindi to babagsak. Through the power of the Holy Spirit. The power of... Ganun ba yun kayo, Jose? Yung ibig mo sabihin? Pwede pa natin i-example how we test. Tinetest yung Holy Spirit. Pwede ba yung ano yung example na, halimbawa, pastor, ano, or any Christian, mainit na mainit sa faith. O saan ako pupunta? Punta ako dun sa nightclub. Yung dati kong pinupuntahan. No? I-evangelize ko yung mga nasa pole dun, yung mga nagsasayaw. I-evangelize ko lahat ng mga dati kong kasama. Sa lamesa or what? Pati yung GRO, sige. Pupunta ako dun. Kasi siyempre, kapatid, mag-iingat ka. Dati kang addict dun, tapos pabalik ka. Hindi. Kaya ko to sa tulong ng Holy Spirit. Tapos pupunta ka ngayon sa nightclub, di ba? Siyempre, kukuha ka ng lamesa. Yun ba yun? Pwede ba natin gawin example yung kayo? Yung testing the spirit? Hindi. Poprotektahan ako ng Holy Spirit kahit puro babae nandun, puro alak or what. No? Through the Holy Spirit. No? Pwede yan. Pero, gagawin ko na lang, intayin ko na lang lumabas. Oo nga. Kesa doon na lang. Naka-table ka doon, nakita ko tuloy na iba. Uy, si pastor mo, pumapasok sa loob. Anong paliwanag ang gagawin? I-evangelize ko sila. Pastor, oo nga. Yan mahirap eh. Pumunta ka sa casino, yung mga naglalaro, sinisiran mo. Diba? So, kasama ba yun? Pwede ba yung testing of the... Ano ba yung iba? Ibang example ng ganyan. Yung tinetest mo yung Holy Spirit. Tama nga bang ang Holy Spirit tinetest? In the first place? Gusto kong testing yun ng Holy Spirit. Yeah, okay. Kasi yung tao, kasi mayroon itest ang Holy Spirit eh. Yung bang gagawa ng something daring, tapos, through the power of the Holy Spirit, walang mangyayari sa akin masama. Samantalang yung gagawin niya naman talaga, something na pwedeng ipahamak. Yung ano po yun, meron kasi yung mga, ano, may mga narinig ako ng kwento. Kapatid, nagkasakit ako, pero hindi ako uminom ng gamot kasi naniniwala ako na pagkagalingin ako ng Panginoon. Hindi ako magpapatid. Ang mga ganyan. kasi alam ko yun yan. Yung halimbawa, merong nagkakaipitan, yung sa pag-share dun sa yung mga alam natin na sa bulwagan, no? Maaring ganun po, di ba? Kasi sabi nga, kapag tayo ay tumawid sa daan, humilingo naman tayo. Oo nga naman. So meron tayong park. Oo nga naman. Pag tatawid tayo sa kanil, hindi ka po lilingon. Bahala na ang Holy Spirit sa akin. Wala namang ganun. Oo nga naman. Oo nga naman, di ba? Oo nga naman. Pero may mga taong ganun kasi eh. Meron po. No? Dalawang buwan na ako hindi ninadatnan. Pero, in the power of the Holy Spirit, di ba, naniniwala akong hindi ako buntis or what? Malaki na nga. Hindi, iba to. Eriko, meron ka example, Len, ng ano, testing, pag-testing sa Holy Spirit? Iba nga pala pinag-usapan natin, iba kasi talagang as inilalagay sa test.
yung Holy Spirit. Iba naman yung tipong nalagay ka sa ganung sitwasyon, hindi mo sinasadya, ngayon, ine-expect mo ang Holy Spirit ngayon tutulungan ka. Iba naman yung ganung usapan, siyempre. Kasi maraming ganung experience tayo eh. Nalalagay tayo sa langanin, tapos talaga hinahanap natin yung tulong ng Holy Spirit. Well, like, na-invite ka sa isang pastor, Pungo. Kala mo kailan lang. Pungo. Magdating mo dun, talamak pala iinuman, tsaka may mga... Oo nga. Ay, andong ka na. Nung nahihilo ko na, saka mo na-realize, alak pala'y pinapainom sa'yo. Hindi ko alam. Wala ka. Hinuhuli si Arman kayo, ha? Nangyari na sa akin dati sa Jeddah, birthday daw. Punta naman kayo. Iyay may mga ano mo eh. Birthday daw eh. Pagpunta namin, disco talaga eh. No? Halo-halo mixture. Siyempre may inuman. Kaya tayo, ano nangyari? Di ba? In-invite sila ng birthday daw. Pagpapaw nila. Pagdating pala doon, kanya-kanya pala may mga lalaki din na papakinala. Parang nire-re. Oo, ganun nga. Oo, ganun. Pero ang invite sa kanila, birthday. Birthday daw. Ayan. Yung bang nagtsa-tsa-tsa ka na sa akin, kala ko birthday lang to. Tapos nahihilo ka na ngayon. Hindi ko alam na alak pala ito, kaya pala hilong-hilo na ako. Alam naman ng Panginoon kung nanloloko ka lang, hindi. Hindi-enjoy mo naman actually. Di ba? May mga ganun pangyayari. Doon ka talaga kailangan mag-pray. Pero mula anong mangyari sa akin yun, nagtanda na ako nun. No, nagtanda na ako nun. Mahirap mong feeling kasi eh. Nung niyayaya ako magsayo, tapos ayaw mong ganyan. Mahirap. Sayo ka na. Sayo ba? Hindi yata. Tumakbo yata ako palabas eh. Oo. Sarado ang pinag. Mula na nagtanda ako nun. Sinisigurado ko, birthday ba talaga yan? Sigurado ka. Mula nung nagtanda ako, isang beses lang yun sa dieta nun. Ayan. Anything else? Maraniwala kang natatandaan ko na pinatest mo sa Holy Spirit. Pinari sa mga patay sa puso. Okay. Walang paghahanan. Oo nga. Ayan, oo nga naman. Walang preparation, ano? Preparation na Ginoo. You are asking the power of the Holy Spirit, but at the same time, you are testing. Oo nga. Yung parte mo naman, di mo ginagawa. Di ba yung nakaraang prayer meeting ba yun? O mga nakaraang Friday? Yung bang, may exam nga bukas eh, tapos hindi ka nag-aral. Tapos, prepare ka ngayon, Holy Spirit, ituro mo sa akin yung mga sagot. Ginawa ba, kakuntsaba mo pa yung Holy Spirit sa pandadaya sa exam ngayon, di ba? Yun yung karaniwang mga oo nga. Ay, totoo yun. Hindi natin ginagawa yung part natin, tapos hihilahin natin Holy Spirit. Kasi ugali natin mga tao yung ganun eh, no? Pag nalalagay natin sa alanganin, kagagawan din natin, manghihila ka ngayon ng iba. At minsan yung Holy Spirit nga ang hinihila natin. Oo. For emergency. Ayun, oo. Tatawag na. Oo nga. Ayan. Is there anything else? So dito muna tayo sa konti lang nitong deity of the Holy Spirit. Una, bakit Diyos ang Holy Spirit? Una, the Holy Spirit is called God. At yan po yung maraming verses na patunay. At yung isa dyan, yung sinabi ni Peter kanina. Hindi mo ba alam? Kay Paul pala ito, yung kay Paul. Diba? Sabi niya, hindi mo ba alam na kayo ay templo ng Diyos? And that the Spirit of God dwelleth in you. So, magkasama, no? Diyos at Holy Spirit or yung Spirit of God. At kasama na rin yung kay Peter kanina. At maaaring kasama rin dito ulit sa binabasa natin. Hindi ka sa akin nagsunungaling. Bakit ka nagsunungaling sa Holy Spirit? Diba? Hindi ka sa akin nagsunungaling, kundi sa Diyos. So, magkasama. Diyos, Holy Spirit. Because the Holy Spirit is God. Letter B, He possesses, yung Holy Spirit possesses divine attributes. Number one, siya ay eternal. At mababasa natin sa Hebrews 9:14. How much more shall the blood of Christ, who, through the eternal Spirit, offered Himself without spot to God? Yung tatlo, no? Christ, eternal Spirit, God,
purge your conscience from dead works to serve the living God. Sabi niyan, eternal spirit. Eternal siya. Wala siyang simula, wala siyang wakas. Sino lamang bang pang eternal? Of course, God. The Father is eternal, the Spirit is eternal, Jesus Christ is eternal. Dahil iisang Diyos ang pinag-uusapan natin. Ang isang nasa tawag sa kanila, Ancient of Days, di ba? Yun din ang tawag kay Jesus Christ. Na yung do bata na ipanganganak, yung kanyang pinagmulan ay from the Ancient of Days. And that is the Lord yung pinag-uusapan doon. Kasi eternal ang ating Panginoon at eternal din ang Holy Spirit. Ang kaibahan ng eternity ng God sa atin, tayo kasi eternal na rin eh. Di ba? Kung di na tayo mamamatay, mga Kristiyano, yun ang pangako ng Panginoon, we will live forevermore. Yung nga lang kaibahan natin, meron tayong simula. Pero wala tayong wakas. Kasi eternal na tayo. Ang Diyos, wala siyang simula, wala siyang wakas. So yung perfect eternity, Diyos lang ang meron nun. Even the angels, hindi sila eternal katulad ng Diyos. Kasi nilikha rin sila at one point in eternity. Meron siyang simula, wala silang wakas. Maging ang mga unbelievers, maging sila Satan, yung mga demons, meron silang simula, pero wala silang wakas. Ang kaibahan nga lang ng mga evil spirits, ng mga unbelievers, kung saan mag-i-spend ng eternity. And that is hell. Tayo mga believers sa heaven. Yung time kasi. O yan. O nga, kaya binavalue natin ang time eh. Kasi God created time. Amen, totoo naman yun. Yun ang unang regalo sa atin ng Panginoon, di ba? Hindi pa tayo nililikha, may time na eh. May regalo na siya kaagad eh. O nga naman. Yan. So number one, He is eternal. Number two, bakit Diyos ang Holy Spirit? He is omnipresent. Kahit saan naroon ang Holy Spirit. Ang sabi diyan, whither shall I go from thy spirit? Or whither shall I flee from thy presence? Si David to. If I ascend up into heaven, thou art there. If I make my bed in hell, of course, metaphor or may tawag dyan, pag-usapan natin next time. Hindi as in pupunta si David sa hell at dun siya magkakama. Of course. Hyperbole ang tawag dyan. Hyperbolic na mga sinasabi. If I make my bed in hell, behold, thou art there. If I take the wings of the morning, uti mo, ganda no? Wings of the morning, and dwell in the uttermost parts of the sea, even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me. Sabi sa simula, saan ako pupunta? No, paano ko makakaluyo sa inyong espiritu? So kahit saan naroon ang Holy Spirit. At Diyos lang ang meron nun. Yung omnipresence, Diyos lang. Si Satan, kung nasa bulwagan siya ngayon, wala siya dito ngayon sa atin. Andun lang siya. Kung si yung mga generals niya, yung mga demonyo, nasa bathalahat, wala sila rito. Hindi kasi sila omnipresent. Diyos lang ang meron nun. Even the angels. Sila Gabriel, sila Michael. Hindi rin omnipresent yung mga yun. Kaya nga nagtatravel sila eh. Diba, yung kwento nga ni Daniel, may prayer si Daniel, tapos na-delay yung sagot ng Panginoon kasi yung angel na may dala ng sagot, hindi ba, in-ambush? Nagtatravel sila eh. Mm. O yan, yung ladder, ano, nagpaparito-parito yung mga angels na ganun. Oo nga naman. Pero ang Holy Spirit siya po ay omnipresent because the Holy Spirit is God. Hindi lamang yun, number three. He is omniscient, all-knowing siya, ang Holy Spirit. But God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit, dapat pala ginawa akong anong NIV, mga ano ito eh, mga King James. For the Spirit searcheth all things, yeah, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, except the spirit of man which is in him. Even so, the things of God knoweth no man but the spirit of God. So omniscient, kasi siya mismo yung Diyos eh. Siya yung spirit of God, kaya alam niya ang lahat. Kaya nga, di ba, kung gusto natin malaman yung kalooban ng Lord, the Holy Spirit, sabi mo po sa akin, ang inyong kalooban or what, di ba? Siya ang kinakausap natin. Kung hindi man, pag nag-pray tayo, Lord, Father, i-reveal mo po sa akin ang inyong will,
you're praying that through the Holy Spirit. So actively, yung Holy Spirit pa rin ang nagtuturo sa atin about those things. Yung ano, yung discernment, yung working ng Holy Spirit yun. Kung paano noon, merong kumbaga gift of prophecy. Ngayon, lahat tayo, meron tayong ano, discernment, binigay ng Panginoon. Yung discernment, yun yung mga bagay na nalalaman mo nang hindi nakasang-ayon sa mga circumstances. Alam mo lang, through the Holy Spirit. Through the Holy Spirit. For some reason, you know it. Kahit wala kang mang binasa, wala kang sinubaybayan or what, but you know, discernment ang tawag doon. Nadidiscern mo yung mga bagay. Limbawa, may mga bisita, may dumating ngayon, eh talagang halang ang kaluluwa. Pupunta lang siya dito para maniktik, di ba? Sino ba dito yung ano? Nalalaman yun. Wala tayong alam sa background nila. Pero through discernment from the Holy Spirit, we will know. Lalabas at lalabas siya. Holy Spirit ang nagbibigay nun. No, andyan yung bumubulong siya sa atin. Of course, hindi audible, pero sa ating spirit to spirit. No, espiritu sa espiritu. Nagkakaroon ng conversation. Ano yan, diba? Nakapagkita din natin kung anong spirit yung nasa na iba itsura ng tao eh. Napapansin mo siya eh. Mukhang buhaya to ah. Parang pagka, ano pa, meron lang tinatagong kasalanan, yung itsura mo iba eh. Wala kang, walang joy sa mukha mo. Ano ka eh, yung natagong yung balisaka. Oh, yung mata, iba. Iba. Ba't kaya magkabila yung tingin ng mata niya? Mayroon something dito eh. No, mayroon something dito sa isang to eh. Isa, nasa ta, isa nasa baba. There's something. Nakalala ko rin yung pag-test ng Holy Spirit. Nabanggit mo paano, paano pala yung Holy Spirit sa'yo? Paano mo malalaman yung gusto ng Panginoon kung hindi ka naman nagbabasa ng Bible? Of course. Hindi ka dumagalo ng mga gawain. Ayan. Oo nga naman. Lang yung, ano, yung Holy Spirit mo, hanggang doon ka lang, hindi sa'yo maririnig kasi wala kang ano. Oo nga. Amen. Dapat nagbabasa talaga. Dapat para ang Holy Spirit mo tumaasa, malaman mo yung nakadanalin. Hinabi sa Bible yun eh, the word itself, this is the Spirit, yung salita. Na kapag binasa mo siya, then God is talking to you through His Spirit, through the Scripture itself. Imagine that, di ba? Ibinigay sa atin ng Panginoon yung ganong klase ng privilege. Hindi lamang yon sa siya'y omniscient, ang Holy Spirit po, siya'y Diyos because He performs the works of God. Number one po doon, syempre, yung creation. Active ang Holy Spirit sa creation. Ang sabi, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Wala pang form nun eh. Wala pang form. Binuo ng Panginoon yung pinaghiwalay niya. Kasi hindi ba ang Lord din na naglagay ng hangganan ng tubig, hanggang nandito ka lang. Yung hangganan ng tabang, saka ng alat, hanggang dito ka lang. Hindi sila naghahalo. Siya ang lumikha ng dilim sa kaliwanag, for time purposes. At yung Holy Spirit actively nandun siya. Kaya nang sabihin sa aklat ng Genesis, let us create man according to our own image. Hindi niya kausap yung angels. Kasi hindi creator ang angels. Creation sila eh. Creature sila eh. Ang kausap ng ni Elohim dun, yung persons in the Holy Trinity. They are talking. Kasi, Genesis 1 and 2, nandun na yung presence ng Holy Trinity. Oh, ano na kaagad na. God, yung Word. Oo nga naman. Holy Spirit. Amen. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. At walang pawang malilikha kundi sa magitan niya, di ba? Salita ng Panginoon. Amen. Hindi lamang yon, Diyos ang Holy Spirit dahil nagpapalaya siya ng demonyo. Ang sabi sa Matthew 12:28, but if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come upon you. Kasi yung kasing ginawa ni Jesus Christ, kasi in the flesh siya eh. Yung sa in the flesh, so yung power of the Holy Spirit, yun ang gumagana sa kanya. Kaya nga, di ba, sabi ng mga Pharisee, kay Belzebub naman galing yan eh. Kasi power of the Holy Spirit yung ginagamit ng Lord, tapos sinabi nila kay Belzebub. So ganun din dito. Nagpapalaya siya ng demonyo, ng mga devils, mga demons sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos or ng Holy Spirit. Hindi lamang yon, ang Holy Spirit ay Diyos,
because he convicts of sin. John 16:8, and when he is come, the Holy Spirit, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. At yung mga binanggit dyan, Diyos ang gumagawa niyan eh. Especially in judgment. And here, makikita natin, it is the Holy Spirit na siyang kikilos para sa mga bagay na yan. Hindi lamang yon, Diyos ang Holy Spirit because, ay baka may question kayo ah. Magtas lang kayo ng kamay. O meron kayong gusto idagdag. Because the Holy Spirit regenerates sinners. Ang sabi ng Lord, Jesus answered, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." Yung function kasi ng Holy Spirit saka yung function ng tubig pareho. They wash. Nagwa-wash sila. Pati regeneration, ganun din. Kasi kahit saan ka magpunta, kung walang tubig, patay eh. Pero pag kung saan may tubig, may buhay. Dito sa planet Earth, dito lang applicable yon. Kasi mga scientists, ang Pluto ba, nagyayelo ba siya? Hindi. So ano yung yelo na yon? Sa original niyang form, ano yon? Water, di ba? Hindi ko mo merong tubig sa Pluto, meron ng life form. Kasi ang life form dito lamang sa Earth meron. Maraming factors pa rin. Maraming factors pa rin ang kailangan para magkaroon ng life. So, ha? Yung light, ano? Oo nga naman. Pati yung ilan sa mga buwan ng Jupiter, ganun din eh. May mga yelo siya, pero sa ilalim tubig. Pero wala, ni bacteria, wala. Kasi sa Earth lang naglagay ng life ang Panginoon. Sa Earth lang. No? Sa Earth lang. Anyway, yung water saka spirit, isa yung function nila. Cleansing, washing, saka yung regeneration na tinatawag. At ginagawa yun ng Holy Spirit. At hindi lamang yon. Kaya ang Holy Spirit ay Diyos simply because He raised Christ from the dead. Ang Holy Spirit ang bumuhay sa Panginoon. Romans 8:11. But if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, sa atin, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. Imagine that. Paano hindi natin mararanasan yung resurrection from the dead? Eh yung nag-resurrect kay Jesus Christ, yun din yung mismong nasa atin ngayon mga kapatid. Imagine that, ano? Yung privilege na yun. Hindi iba eh. Hindi siya nagbigay, oh, espiritu ni Gabriel, pumasok ka kay Dennis, espiritu ni Herodes. Hindi ganun eh. Hindi iba eh. The same spirit. Yun yung privilege, yun yung power na meron ng mga Kristiyano. Tapos, hindi ba, ang tricky pa dito, dyan sa binasa natin, yung Holy Spirit ang bumuhay sa Panginoon, di ba? Pero ano sinabi ni Jesus Christ? Yan, I have the power to give my life and the power to take it back. Siya naman ang nagsabi, it's Him. So, dito doon natin makikita yung intertwining ba tawag doon? Yung pagiging isa ng Holy Trinity. Ng Father, the Son, and the Holy Spirit. Oh. Amen. Amen. By faith. Pero alam natin na ito. Pero kung yung bago makakarinig. Oh, hindi. May nabasa po ako. Ano daw ang pagiging Kristiyano, ilusyon lang daw. Sino mo nagsabi? Hindi, yung may mga, syempre, mga unbelievers. Wala talaga sila lang. Oo nga. Ilusyon lang daw. Ano sabi mo naman? Wala. Oh, talaga? Paki-explain. Oh, ganoon naman talaga yung mga unbelievers eh. Sisiraan nila yung ating belief, siyempre. Trabaho ni Satan. Oo nga. Oo nga. Eh, meron kayong gusto idagdag pa? Extreme na question na maaaring iba to sa atin. Pero dapat alam din natin ang sagot. Ay, mga ganon? Yung mga extreme na pwede iba to sa'yo na una, no? Tapos para kang madidisimba na. Hindi ka na matulog. Tapos lumakas kang kumain dahil doon. Naniniwala sa mga to see is to believe. Kaya sinasabi na ilusyon. Mas ilusyon na yung sinasabi nila eh. Ikaw ang ilusyonada. Parang. Ilusyon na makikita mo sa kapaligiran pa lang. Saan? Misa kasi ganun sila eh. Diba?
Okay, I mean, oh. Ito sa topic sa chapter 3 ng John. And kaya, unless a man be born again, kung hindi mo lang mabuhay yung espiritu na nasa sa atin, we will not believe. At hindi natin maunawaan. Yun yung nangyari kay Nicodemus. Tanong niya na, paano po ipapanganak mo ng isang tao? Oo nga. Maaari ba siya ipasok mo sa napupunan ng ina upang ipanganak ulit? Pero later on, naintindihan na niya. Oo nga. Dahil yung born again teaching, first hand, yung binigay kay Nicodemus. Oo nga. Nagkaroon ng understanding. May believe nangyari kay Nicodemus yun. Kasi tandem sila ni Joseph of Arimathea, di ba? Mga may kaya sila, di ba? Nag-asikasa sa bangkay, sa katawan ng ating Lord. Yung mga ganyang klase sinasabi nila, of course, alam na natin ang truth eh. Hindi lang maintindihan yan sa isang yes or no lang. Halimbawa, ilusyon lang naman yan eh. No! Hindi lang maintindihan eh. Bakit na... I-challenge mo. Sumama ka sa gawain. Hindi ko yun yata yung kasi ni Oprah eh. Oh, ano yung kay Oprah? Yun, parang sinasabi niya ano lang yun. Oo nga. Million ways. Many ways. Ah, oo. Kay Oprah. Maraming ways sa langit, hindi lang si Jesus Christ. There are million ways. Oo nga eh. Hopefully, wala nang mga Kristiyanong sumusunod dyan sa babaeng yan. Kasi, espiritu ni Satanas ang nasa kanya. No? Sasabihin ko ng diretsahan, ibang espiritu. Anything else po? Hanggang dito na muna tayo. Ano pa, Lenlen? Baka meron pang sinabi sa iyo na sadyang nagpapahirap. Bakit po yung may mga tao talagang di nakakilala. Pero simula pang meron Diyos talaga. Bakit kaya? Yung, kasi wala talaga silang alam may Diyos ba? Walang Holy Spirit. Oo. Maluwag daw po kasi yung ganun talaga. Kung tama sinabi ni Kiyose kasi mas marami talaga ang believers kaysa believers. I mean, patunay lang yan ang sinasabi sa Biblia. Yung nga sinabi ng Panginoon, mas maluwang yung daan patungo sa kapahamakan. Yung mga nagsasabi niyan, lalo kang mapapaniwala ngayon sa Biblia. Totoo nga na maluwag ang daan patungo kapahamakan. Mas marami sila. At isa ka na sa patunay. You know? Pero hindi mo sasabihin, siyempre. Ma-offend naman yung tao. The chosen few. Oo nga. Yun. Ang mahalaga, tayo yung nasa side ng Panginoon. Kukonti, but we are the ones who's going to heaven with the Lord. Pero nakakalungkot talaga yung sinasabi natin lang. Ano pa yan, Kuya Alex? Kuya... Parang, alam naman nila na may Diyos, pero parang kumilos sila. Parang walang Diyos, parang gano'n. Parang ano yan eh. Ano ba? Practical atheist na tinatawag? Yung mga tinatawag na practical atheists. Nga pala, ang practical atheist naman, naniniwala silang may Diyos, pero yung buhay nila, buhay ng parang walang Diyos na nag-i-exist. Yun yung mga practical atheists. Wala rin pinagkaiba sa mga atheists talaga. No? Mas masahol pa nga kasi naniniwala sila may Diyos eh. Sige, siwalat nyo. Sige, siwalat nyo. Di ba meron isang kaibigan na sabi niya, bakit parang dumadal naman ako eh. Pero parang bakit gumagawa pa rin ako ng kasalanan, sabi niya. Parang may enjoy pa pa. Sabi, ang na-share ko sa kanya yung sa kwento about dun sa pusa at saka dun sa lipon. Uy, maganda yan. Sige, ano yan? Sige, paano yan? Paano yan? Meron pong kwento na meron pong ibon na meron po siya nakitang bulate sa lupa. Tapos niya kainin. Taba kasi ng bulate. Uy, may sarap yan. Pusa. Sabi niya, ayokong boba niya kasi pag boba ako, kakainin mo ako eh. Sinabi po ng pusa na, hindi kita kakainin. Bibigyan kita ng bulate, pipitas lang ako ng isang balahibo mo. Yun ang deal natin. Talaga, sabi nga lang, hindi mo ako kakainin. Bumaba po yung ibon. Kumuha ng bulate, kumurot ng isang balahibo, umakit agad siya sa puno. Kasi baka kainin siya, may dat. Diba, hindi kita kinain, sabi ng pusa. Oo nga, sabi niya gano'n. Nasarapan po siya doon sa bulate. Kasi sarap talaga yung lusog eh. Sarap pwede yun. Pwede mo kapagbumaba ulit dyan. Oo, gano'n pa rin yung deal natin ha. Hindi mo pa rin makakain. Isang isa pala, hibo lang. Hanggang sa nagpabalik-balik po siya, kasi nasarapan talaga siya doon sa bulate, namin siya sa kasalanan. Oo nga. Hindi na siya makalipad. Hindi na siya makalipad. Siya sa puno, hindi na siya makalipad. Paano kaya? Sabi ng pusa, wala ka na ngayon, balay mo. Yeah. Hindi ka na makakabalik sa puno. Ngayon kita ka. Lagot siya ngayon. Ganun po sa buhay natin, Gregor. Oo nga naman. Parang kala natin sa umpisa, ino-offer ng kalaban.
masarap yan. Kalahati, maliit lang. Tapos walang harm, ano? Pero magtagal, pinagpatuloy, maranasan mo kayo yung effect. Yeah. Wala ka ng balahibo, hindi ka na maharap. Pati balahibo sa ilong talaga. Lagot siya ngayon. Oh, magandang analogy 'yun. Bulate kasi manusia. Tumaba na. Dara, pag may analogy ngayon, maglabas ka talaga ng matabang bulate, no? Like this. magandang analogy 'yun. Naintindihan mo na, Len? Yung ikwento mo. Yung kwentong bulate. Ibon. Oh. Ay, pusa. Yung tinanong mo niya, nakakalungkot lang siya, pero yung other side of it, kumbaga, dapat tanong ka, nasa ang side ka ba doon ba sa kakawag ka? Kumbaga. Paano yun? Tinanong niya, bakit nung maraming hindi na minuwala sa Diyos ang pagkutan ba? Pero dapat yung tanong natin, kumbaga, nandurong bago sa mapupunta sa langit. Hindi dapat yung mas important na tinatanong. Oo nga naman. So sa in the light ng mga nagtatanong ng ganyan, mag-rejoice ka kasi hindi ka kasama nila. Diba? Woo! Kung mismo personally na nabibig mo yung mga tao, chance natin. Oo nga. Ayahin mo sa gawa. Chance na bahagi sa kanila yun. Oo nga. Papashare natin kay Alex. Kukwento niya yung analogy kanina. Di ba? So ano pa po? Okay na. Okay na? Gilbert. Gilbert. Sa pisina kasi yung Gilbert. Ano yung anghel? Ano yun? Patungo sa anghel? Hininga ng isang anghel? Dati kasi nagugulo naman. Ano ba yung mga angel? Sabi nila mga bata. Ay, may kerubin, kerubin yung mga pagutang ulo. Ulo lang yun. Ayoko yan. Di ba yung pag-raise nila ng isang bahay ngayon, sumatay yung bata. Kasi naras na rinig ko mula dati, angel yan. Ano ba yung angel ba talaga? Hindi. Tao yun eh, tao. Hindi ba yung spirit yung mga na? Hindi. Hindi, tao yun. Kaluluwa ng tao yun nasa kanya eh. Pag-aralan natin. Hindi ba nakabuta. Iba yung anghel, iba yung tao. Kasi yung tao hindi nagiging anghel. Nagiging kerubin ano? Kerubin. Ayun. Pag nakabit ang kaiba ng kuya, yung pagbata, di ba? Automatic. Of course. Oh. Kahit anak pa ng Muslim yan, ng satanista, pag namatay ng ano, ng wala pa sa age of accountability, mapalad sila, ligtas sila. Ayun kasi doon sa pag-aaral ko na pag angel, nilika sila nasa prime. Oh. Saka ang angel hindi nagdagdagan, hindi nabawasan. Hindi nabawasan. Yung espiritu kasi. Oh, hindi sila pinapanganak eh. Wala sila nagpapatay. Let's say ang bilang ng lahat ng angels, 100 trillion. Mula nung creation hanggang ngayon, 100 trillion yun, hindi nababawasan. Walang pinapanganak na angel. Walang namamatay, ah. Hindi ka tulad yung mga napapanood natin. Oo nga. Namamatay yung angel, no? Oo, nasa tatanggal yung ano. Sa tuloy niya kumakakita. Kaya saan ba? Saan ba galing sa tuloy niya ano kasi yan eh, di ba, Catholicism, di ba? Mga Katolika, meron Santo Niño eh. Sa Bible nila, meron. Hindi, wala rin naman sa Bible nila, pero paganism kasi yan eh. Yung mga anito. Mga anito. Oh, Spain na nagdala ng Catholic Church. Oh, mga ninyo, bata. Si Jesus Christ yun eh. Si Niño, ang batang Jesus, kumbaga. Tapos, nung araw kasi, meron talaga mga belief yung mga pagans ng mother and son, mga goddess. Ang ginawa nila, instead na tanggalin yung mga Diyos-Diyosa ng mga pagans, in-assimilate nila yung Christianity sa paganism para hindi ma-offend yung mga tao. So sa Spain, ganyan, sa Mexico, lahat ng nakubkob, nakuha ng Spain, meron yan, mga mother and child, di ba, na worship. Sa atin lang talaga talama kasi talaga may Santo Niño yung nagbabasketball. Eh. Talaga iba, unique talaga sa Pilipinas, eh, unique. Oo. All walks of life pa kasi. Oo, di ba? Ginagawa natin mga Facebook. Okay. Oo. Meron pa, Len? Okay, so, Paul? Meron pa kong tanong ko yan.
Kasi di ba ang angel ko, hindi po nila kaya mag-produce. Mag? Mag-produce katulad oh. Ng mga. So, paano po nangyari po sa Nephilim? Ayun. Yung sa Old Testament kasi, ano yun eh. Kumbaga nag-anyong tao kasi kaya nila mag-anyong tao eh. Nag-anyong lalaki sila, 'di ba? Pag nag-anyong tao ang mga angels, lalaki ang ginagawa kasi authority eh. Yung sa Old Testament, nagawa nila 'yon. Pero mga demonic talaga 'yung mga elite kind of demons. Yung ginawa nila totally forbidden, pero ginawa nila. Kaya naging bunga mga Nephilims, mga giants. Pero ngayon kasi pag sinabing giants, as in kasing taas ng bahay eh. Pero wala ka naman mahukay na butong ganun kalalaki. Ang talagang giant nung araw, hanggang katulad ni Goliath. Si Goliath kasi, remnant siya eh, ng mga Nephilims eh. Si Goliath, kulang 10 feet. Yung 10 feet, yung 9 footer nung panahon nila, giant na yun. Mga 7 footer, giant yung mga yan. Giant sila. Hindi yung mga kasing taas ng bahay na nasa YouTube ngayon, na nagkalat. Hindi totoo yun. Si Goliath na lang yung ano natin. Remnant siya ng mga Nephilims. Mayigit kumulang 9 feet si Goliath. Pero giant yan. Consider na giant. So super evil yung ginawa ng mga angels. Kaya nga kinulong sila sa bottomless pit eh. Nakakulong sila. Tapos sa huling panahon, pakakawalan ulit. Para manggulo na naman sa daigdig ng mga ano unbelievers. Matapos tayong i-rapture ng Panginoon. Pakakawalan ulit lahat yung mga yan. Para manggulo. Para manggulo.